Game na ba? Yo, kamusta mga chief? Alam nyo na, ang inyong lingkod. So, eto no. Mag-ano tayo ngayon, classic reviews. At eto, alam nyo na pag classic reviews, diba yung mga old songs, man. So, eto, babanatan natin to ngayon. Marami nagre-request na ito eh, kasi binanatan natin yung alaala na lang. So, ngayon, babanatan natin. Classmate by Sir Hambog. Yan. So, simulan na natin to, no? Pero ito, bakit ko nga ba naisulat to, no? Sa mga, ano, trivia, mga chief. Nasulat ko to kasi, ano nun eh, mahilig ako mag-isip ng tema, ganun-ganun. Tapos one night, nakaupo ako dun sa, ano ko, sa study table ko nung nursery ako. Study table yun ng mga ate ko eh. So, mas matanda pa sa akin yung study table na yun. So, naisip ko, about kaya sa school yung gawin ko. Tapos yun, doon ko na naisip, classmate. Ayan. Tapos, isip ko, classmate about sa school. Ganyan na in love si ganyan. Ganon. Tapos naisip ko, gagamitin ko kada rhyme may about sa school. Kaya mamaya i-explain natin yung kung paano nangyari yun. At so, yun nga, nasulat ko to dahil nakaupo ako sa aming study table. So, let's go. Yeah. Kanta ko to para sa'yo, classmate. Yo. Teka, nag-aaral ka ba? Oo. Ulol, anong course mo? Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit doon na. Gago, hindi gabi ako pupunta ron. Teka, may gagawin pa akong kanta eh. Okay, game. Hambog ng SAGPRO crew. So ano, yung kausap ko doon, yung tropa ko, si Richard, yung dating Lil Hambog sa Pilipinas, nakasama ko yan. So shoutout sa'yo, Richard, man, miss na kita. So wala lang, bakit ko ba nilagay yun? Mali nga eh, dapat astronomy, di ba? Tama ba, astronomy, pag gusto mag-astronaut? Anong course mo, astronaut eh, no? Makakagaguhan eh, no? So taloyin natin, mga chief. Ignore nyo na lang yung intro. Okay, game. Hambog ng SAGPRO crew. Unang araw pa lang binahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala, ano naman? Basta mahal kita. Yung chorus na ito, mga chief, sinulat ko. Sabay, hindi ako masyado marunong magsulat ng chorus nun eh. So sabi ko, sabay ko na nga lang sa piano. So sinasabayan ko yung tono ng piano. Tapos si Win Hope ang kumanta, kasi wala pa akong chorus girl nun. And then nag-chorus na siya sa akin sa Diva. So ginawa ko, hindi naman kami nagkikita na ito dun sa P3T Records. So sabi ko kay Tatay Tricks, Tay Tricks, record ko na lang. Tapos pag napadaan dito si Win Hope, pabanatan mo na lang. So ganun o yung nangyari nun. Na-record ko muna yung chorus nung ako, sabay nung dumating, nung napadaan si Win Hope sa P3T Records. Yan ako, binanatan niya na to. So maraming salamat sa'yo, Ma'am Win Hope. Isa kang panalong pag-asa talaga. So tuloy natin. Basta mahal kita. Unang araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Uniforme ay cool, baka may maeksenahan. Diba, ganun tayong estudyante, imbis na pumasok para mag-aral, para lumandi. So ito nga pala, no, speaking, controversial to nun eh. May nakita ako, unang araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Bakit daw ganun? Unang araw sa school na nga, nasa eskwelahan na. Nasa eskwelahan pa. So, natatawa ako sa kanila kasi hindi nila nag-gets. Unang araw sa school, ibig sabihin first day of school. First day of school, pwede kang umabsent kasi baka may sakit ka ng first day of school. O kaya first day of school, nagka-ating classes kayo, di ba? So, kaya inano ko dito, first day sa school, itinagalog ko lang yung first day, unang araw. Unang araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Yan. So, ibig sabihin, pumasok ko ako nun. Hindi ako nagka-ating, di ba? Pero, yun nga, lumandi eh. Unang araw sa school, lumandi na ako. Baka may ma-eksenahan, di ba? Ang kalandian. So, talayin natin, mga chief. Araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Uniforme ay cool, baka may maeksenahan. Siyempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll. Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll. Oh. Pero iisa ang agaw pansin. Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin. Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya. Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala.
talagang pangbano pa yung ano ko noon, yung delivery ko. Nang walang ka feelings. Oh. Haha. Walang, di ba? Inang ina na ito eh. Na minsan gusto kong heramin yung time machine ni, ano, ni, kay Tipsy, di ba yun? Okay sa inyo yung time machine. Tapos ano, babato ko ulit siya. Ina mo, yusin mo, no? So, kung napapansin nyo, mga chief, no? Ang landi niya. Nung ano, yun, may nakita nga siya sa canteen. Imbis na kumain, paglalandi pa rin ang nasa isip. Mali yun. Tsaka kung mapapansin nyo, yun nga, gumagamit na ako ng mga about sa school. Canteen, classmate, ayan. Tapos, yun nga, so tuloy natin. Ngayon nga madiskartehan, wala akong pake kung magtaray o mag-inarte yan. Basta gusto ko lang sabihin, salitang nakakasado. Sa exam ng puso ko, alam mo ba, ikay pasado? Pero... Ayan, yun yung ano, yun sabi ko, kada linya gagamit ako ng about sa school yan. Sa exam ng puso ko, alam mo ba, ikay pasado, di ba? So, kumbaga po, nag-testing yung puso ko. Testing ko na itong check na to. Sabi, oh, pasado ka na, di ba? Tuloy natin. Pero teka lang, pangalan mo di ko pa alam. Hoy, mister, wag kang maingay. Mahimik ka, ma'am. Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal. Pero pwede ba, tawag ko na lang sa'yo, mahal. Unang araw pa. Di ba, landi, no? Unang araw sa school, puro ka landi. Yung babae ho, ano, mga chief, yun yung asawa ni Tatay Trix. Sabi ko sa kanya, Tatay Trix, baka may babae dyan na pwedeng mag-ano. Eh, wala. So, yun na lang, yung asawa ni Tatay Trix. So, shoutout sa'yo, Mrs. ni Tatay Trix. So, tuloy natin. Palaminahan na kita. Diba, latang pang banurin yung gumawa ng lyrics. Ha, pinapahaba na lang. So, tuloy natin. Ganito ang aking nadama. Di man kita lubusan ang kilala. Eh, ano naman? Andun kami sa may lab. Hindi ako nakikinig, titig ako kay may lab. Diba? Second subject about sa school. Andun kami sa may lab. Basta about sa school to lahat. Tangina. Tuloy natin. Oo, love na nga kita. L-O-V-E. Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-PE. Pag topic ay PC, ito'y hindi easy. Kaya ikay busy, pero ako'y sisi. Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis. Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag reses. Di ba, may mga about sa school. Ang natatandaan ko itong second verse, mga chief. Sabi ko, dito ko lalagay yung mga subjects sa school, men. Yan, PE, di ba, kanina PE. PC, yung computer, yung mga ganun. Tsaka recess, syempre. Diba? Yun ang pinakamahalaga sa school. Recess, tsaka lunch. Tuloy natin. Kung eskwelahan ng puso ko, ikaw ang principal. Dahil sinusunod lamang nito, kanyang minamahal. Ito nga naman, diba? Sa school lang susunod yung principal. Laig ko pa ang first honor kapag nakita-kita. Ikaw solution sa problem sa matematika. Ayan ho, mat. Ayan, nabanggit natin yung mat. Buhay ko kasi ikaw, plus ako equals for better. Multiply by tiwala at love equals forever. At... 'di ba? Nagano may equation, mga chief, may equation. Tingnan natin 'yung equation na ikaw solution sa problem sa matematika. Ng buhay ko kasi ikaw plus ako equals for better, 'di ba? Pag tayong dalawa, mas okay ang lahat. Multiply by tiwala, tinimes pa sa tiwala sa trust. At love equals forever. Bato. Ah, okay. Reply by tiwala at love equals forever. At wala nang pwedeng mag-device sa ating dalawa. Kasi sa aklat ng sibig at tayo'y nakahalaga. Diba? Sinama ko lahat ng about sa math. Diba? Yung minus, plus, multiply. Tsaka divide, man. Hindi tayo pwedeng ma-divide-divide. Tapos, pero pwede tayong mag-timeis ng first. Diba ganun sa school, no? Divide-divide. Timeis. Tsaka ito, syempre, hindi natin nakalimutan. Sibika. Yan, o kaya minsan sa ibang school, aralin panlipunan. Ginamit ko yung Sibika sabay sa aklat ng Sibika, tayo'y nakatalaga. Kasi diba, history. So, kumbaga sa history, nakatalaga na yon. History na siya, andun na siya. So, taloy natin mga chief. Sa aklat ng Sibika, tayo'y nakatalaga. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan ang kilala. Eh ano naman, basta mahal kita. Tumatanggi ako sa tropa pag sinabing kating tayo. Kasi mission ko sa'king pagpasok maging tayo. Diba, imbis na yung mission sa school, mag-aral ng mabuti, ng magandang grades. Ayun, yung mission niya maging tayo. Kalanda.
Diyan ang puta. Sa tropa pag sinabing kating tayo, kasi mission ko saking pagpasok maging tayo. Yayayain lang nila ako sa bilyarang kalapitan. Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan? Natatandaan ko yun, kaya ginanon ko yung flow ko. Yung yayain lang bilyarang kalapitan. Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan? Pinipilit kong gayahin yung flow ni Idol Glock nun eh. Yung nilabas niya yung basta may nilabas siyang kanta sa yung upuan yata yun eh. Basta yung ano yun nga, may flow siyang ganun, yung parang pinipitik niya. Bilyarang kalapitan, yung biglang aangat, biglang gagano na mabilis. Sige, nagaya ko, may mukhang failed eh. Failed, bro. Okay, tuloy natin. Parang kalapitan, bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan? Diba tama aking katwiran? Sa eskwelahan dun lang kita natatabihan. Yo. Kapag ikaw ang seatmate ko, ayoko nang lumisan. Sana dito na lang tayo at walang ubian. Dang, baliw na ba ako? Hay... Diba? Ay, pi mga banal ang oron, yun ay mga pambobola talaga eh. Diba? Bakit pa ako sasama kung sa iyong tabi kalangitan? Diba? Tsaka bakit ka absent kung doon mo lang nakikita yung isang tao, diba? Kasi diba minsan may mga tao na makikita mo lang siya pag nasa work, ganon. So ito, pag ano, pag pumapasok siya sa school. And forward natin konti. Tatabihan, kapag ikaw ang seatmate ko, ayoko nang lumisan. Sana dito na lang tayo at walang uwian. Dang, baliw na ba ako? Hay nako, lagot sa aking assignment quiz at exam pangalan mo sagot. Oh, diba? Sa sobrang kalandian, naging bobo. Biruin mo assignment, exam, tsaka kung saan-saan pa. Pangalan nung chick yung ano. Pangalan nung chicks yung sagot, diba? Eh, yun ang mangyayari sa inyo, mga chief. Pag sa unang araw pa lang ng eskwela, eh, kalandian ka agad ang inuna. Kabobohan ang mangyayari. Tuloy natin. Lagi kong hinahanap ang yung essence at presence. Kasi kinukumpleto mo ang nonsense ng sentence. Kaya di na... Ito naman ginagaya ko nun si Looney. Kasi yung ano ba to, yung pinakinggan ko yung kaya mo ba to ngayon. Sabi ko ba, yun ang dalawang words yung nagra-rhyme. So, na singit din natin yun. Absent, you're the angel God sent. Ayos ba ang accent? Siyempre laging present. Tapos din naman sa baba, kaya't absent, God sent, absent, present. So ginagaya ko naman dito nun sa estranghero. Yung kada dulo nung ano, kalahati nung bar. Eh, magkakarain, di ba? Ang dami kong ano nun. Sabi ko sa inyo, produkto ako ng maraming rapper noon. Yung mga, kumbaga, noon nagsisimula ako magsulat noon. Pinag-aaralan ko yung mga style sabay ni pagsasama kong ganun. So, tuloy natin mga chief. Kaya di na ang absent, you're the angel God sent. Ayos ba ang accent? Siyempre laging present. Di nawawala sa school, laging lumalapag. Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsisipag. Diba? Minsan talaga maganda may inspirasyon mga chief, di ba? May inspirasyon ka para magsipag, may inspirasyon ka para pumasok, para magtrabaho, di ba? Inspirasyon, yan ang kailangan natin lahat mga chief. Tulad ko, ano ba inspirasyon ko? Madami. Pamilya, kayo, mga haters, dami. Inspirasyon, yun ang yung bagay ng gasolina natin para magpatuloy. Likot ng kamay ko ngayon ah. So, tuloy natin. Araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala, eh ano naman, basta mahal kita. Ika'y iba sa lahat, masasabing ibang klase. At salamat sapagkat ika'y aking naging kaklase. At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap. Kung hindi ka nakilala, malamang ako'y nadrag. Bars! De, kasi diba minsan, ano, may natatandaan ako yung kaklase ko, mag-shota sila. Sabay, nagpa-drop yung girlfriend. So, yung boyfriend nagpa-drop na rin, man. Tanya na, stupid, bro. So, diba, mga kagagoon. Tapos malamang hindi na sila ngayon. Hindi na sila ngayon. Malamang nagsisisi na yung lalaki, diba? Mali yung pasikat na gano'n eh. So, taloy na. Ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap. Kung hindi ka nakilala, malamang ako'y nadrag. Kasi tamad akong binatang sawa sa eskwelahan. Ngunit ikaw ay estudyante dun, kaya may kwenta yan. Gumawa ako ng project, tulang ipapabasa. Di ito para kay ma'am, sa'yo ko to papasa sa... Diba? Ito na yung tula na pinasa ko sa lahat, hindi lang sa'yo pala. So, taloy natin. Anak, umasa ako sa'yo. Sana mag-review ka rin, na umaasa ko sa'yo. At ang Ang ibig ko dun sabihin mga chief, sana mag-review ka rin. Kumbaga ano, alalahanin mo babe, 'di ba? Alalahanin mo.
yung mga ginawa ko para sa'yo sa loob ng school year na yun. Para pumasa ako sa'yo, putang ina mo. So, tuloy natin. Rewind natin konti. Pumasa ako sa'yo, sana mag-review pa rin na umaasa ko sa'yo. At ang mahalin kita, hindi ko yun pinag-aralan. Dahil nadama ko yun ang pusa at agad-agaran. Kasi di ba mga chief, may mga pagmamahal na matututunan mo lang yung kumaga masasanay kang kasama mo siya, ganun. O kaya, sige nga, subukan ko ngayon, mga ganun, susubukan mo. So kaya sinabi ko rito, kasi about nga rin sa school, hindi ko yun pinag-aralan. So, nag-aaral, di ba, about sa school. So siningit ko yun. Hindi ko yung pinag-aralan na dama ko yun ng kusa at agad-agaran. Kumbaga yun nga, di ba, first day ng school, lumande, di ba? Nakita niya na sa kantina, in love na, di ba? Hindi, kasi di ba man, love at first sight, di ba? Yun yun. So, tuloy natin. Umasa ako sa'yo, sana mag-review ka rin na umaasa ko sa'yo. At ang mahalin kita, hindi ko yung pinag-aralan. Dahil nadama ko yun ang kusa at agad-agaran. Dapat mas maganda yung delivery ko. Dahil nadama ko yun ang kusa at agad-agaran. Di ba? Yung mga ganun. Ang bobo. Classmate, kung mahal sana maisip mo na matamis mong oo ang tuturing kong diploma. At bago ka mawalay sakin sa bakasyon, school year na kasama ka sa puso ko, babakasyon. Unang araw. Di ba? Tiny, school year na kasama ka, babakasyon. Di ba? Pinilit eh, no? Yung bakasyon, babakasyon. Tsaka ano, pansinin niya mga chupa. Mahal sana ma- yung word na classmate, bumulong ako. Nadama ko yun ang pusa at agad-agaran. Classmate, kung mahal... Yan, kasi gusto ko lang i-emphasize na yun yung title, classmate. So, ayan, i-forward na natin sa chorus ng taak. School year na kasama ka sa puso ko, babakasyon. Tsaka yung ano, no, yung oo, ituturing mong diploma, yung sinabi niya. Diba? Kasi... Kumbaga pag sinagot mo ako, man, graduate na ako, diploma ko na, graduate na ako sa panliligaw sa iyo. Tayo na. No, kaya kantot, very good ka na ngayon. Detalye natin. Araw pa lang minahal na kita. Bakit pa ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman? Basta mahal kita. Classmate ko na. Nagbigay ng kaligaya. Kaya nais ko ikaw ay lagi lang nanandaan. Sana kahit tayo ay magkalayo. Classmate, maalala mo ko. Dahil unang araw. Yung bridge na yun mga chief, naasar ako doon eh, kasi sabi ko, hirap na nga ako magsulat ng chorus, sabay may bridge pa. So, at least natyambahan ko, diba? Nagbigay ng kaligayahan, diba? So, talay natin. Dahil unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta mahal kita. I love you. So anyway, yung beat na ito mga chief, alam nyo yun, download days, SoundClick. Nakalimutan ko lang kung anong, ano yun, di ba yung mauso nun na Epistra Beats, ano po nga ba yun? Ano, Domini Beats, diba dun tayo lagi nakuha dati. So yun na yung mga chief, ayun, na-review na natin ang isa sa mga kanta ko dati, classmate, ambog, yan. At actually, man, yung, eto, isa pang trivia, nung nagulat, ay hindi, yung kantang Diva pala yun. Anyway, basta ito nagulat lang din ako, pumutok tong ayop na to. Hindi ko alam bakit. Tapos ngayon nakakatawa na mga nasa memes siya, ganun. Di ba yung ibang kata ko nasa memes? Di ba? Kapag nami-memes ka na, ibig sabihin, legend ka na talaga. Parte ka na ng buhay ng mga batang 90s. So, shoutout sa atin lahat, mga tol, ano, mga ate at kuya. Ano na tayo, mga ultra tito. Diba? So, anyway, yan mga chief. Huwag nyo na ispatan to. Yan, classmate by Sir Hambog. Yan, mga chief. Ah. Classic review and para sa inyo to, mga chief. Sakto natin ng 20 minutes. So, binabati ko lahat ng mga nanonood dyan. Yung mga first na nakakanood, men, salamat sa suporta nyo, okay? Sa laging pag-aantay ng mga bago kong labas. 5 seconds and God bless mga chief.